Pita ngayong umaga. Kasi may bagong chairman niya ng MPRCB. At the same time, si Boca, Puson. Boca Puson, ay naupo bilang member. Member. Board ng MPRCB. Ito si Eloy naman, alam niya naman, dating presidente. Pero sa pala ng kasalukuyang chairman of the board ng FAMAS. FAMAS. Filipino Academy for Moving Arts and Sciences, FAMAS Incorporated. Kasi meron FAMAS and Incorporated. Pero walang FAMAS ko yan. Pag FAMAS ko, FAMAS lang, pero walang FAMAS ko. Napasma yung FAMAS ko niya. Eloy, para may mag-usapan. At hindi masaya ating pupunta dito. Eloy, anong take mo sa pag-upo ng bagong chairman ng MTRCB? Understand ang bagong chairman ng MTRCB ay natin Corazoman. Anak din ngayon ng asalo ko yung Corazoman na si noong araw ay ang tawag sa kanya si Kabuki. Alala nyo? Baby Arenas. Sikat na sikat ng panahon ni Apo Miguel Ramos. Diba? Ngayon ay nakupong Corazoman. Yung anak niya na dating Corazoman ng pangasinan ay isa ka ng chairman ng MTRCB. Tama, si Eloy, chairman of the board ng FAMAS. Ano take mo, Boss Eloy, sa chairmanship ng bagong upong chairwoman, Corazoman, dating Corazoman Arenas? Magandang umaga sa ating mga kasama sa Brodkaster's Industria. We welcome her with open arms and open. Bagong mukha para sa MTRCB. Isang kababayan na taga Pangasinan. We welcome her. Yun ako. Si Mukha Usun naman, new breed of leaders, di ba? Marami siyang basher kasi hindi maganda yung nakaraan niya. Pero, let's give her a chance. You know? Yes. Meron nga sa ibang bansa mga starlet, sa isang bansa sa Sicily or Italy, naging congresswoman. Mrs. Trump. Pornstar, ano? Oh, pornstar, yes. Mrs. Trump. Mrs. Trump. Pornstar na naging member of... Anong bansa nga yun? Italy. Yeah. Paano pa pala ng suso? Oo, nakalimutan ko yung pangalan eh. Pero, alam mo, problema lang dati dito sa atin sa Pilipinas. Hindi pa tayo ready sa ganong mga klaseng bagay. Na may mga ganun na background. Pagkatapos inaupo sa isang kapitapitagang Decision. Hindi lang tayo ready, pero ano pa naman ang wala namang qualification sa MTRCB kundi mamumukhang mag-screen ng pelikula at saka ang alam ko sa ang guidelines ng MTRCB, iba-ibang sektor ang nire-represent nila. Kailangan ng lawyer, kailangan ng isang civic leader, at kailangan ng iba-ibang sector eh. Kaya, I think, para sa akin, personally, wala namang masama kung si Mora. Yun lang talaga, hindi pa tayo ready doon sa mga tulungagay na hindi katulad sa ibang lugar, ibang bansa na natatanggap yung mga ganong klase. Kaya may mga background na katulad dito.
Let's give her a chance. And in but ang lahat-lahat naman eh, kayo naman lahat na you deserve a second chance. Happy birthday, Lakay. Okay. Friday, 10. Eh, yung background naman ni Consul, man. Ano ba background niya? May, ano ba yan? May background ka sa industrial na pelikula? Background ni Consul, man, Arenas. So, this was yan, nag-showbiz din pa siya. Si not necessary naman na sa naman yung MTRC chairman. Katulad kong Consulisa La Guardia. Di ba? Ngayon, si Consulisa La Guardia, si Madam Chairman, eh, chairwoman, bumalik na sa MTRC. Hindi naman ako, hindi naman lang si galing sa industry si Madam Chairman La Guardia, no? Sa kalaman ko, no, hindi. Si Ma'am Rachel Arenas naman, eh dating congresswoman. So ano bang hihingi natin dyan? May experience sa legislative. Diba? So, I think she deserves it. She deserves the position. Wala nang sasabi dyan. Eh, isa sa mga mayroon na isyo ngayon, Eloy, chairman. Yung pagmumura ni Pangulo Digong sa telebisyon. Ano pipigil? Mabibigil na kaya, no? Alam mo nung nakaraan yung sa Malacanya, yung pinagmumura yung mga pare at kung sino-sino, di ba? Pagdino mo yung sa Facebook, mga nagpo-post doon. May mga nagpo-post doon mga magulang. Pangulo Digong, pwede ba natigil mo na? Dami mga bata na nanonood. Dami mga, ano, marami mga tumagano ng mga parents kasi totoo naman. Sobra-sobra na yung umuran. Ha? Yun ba ay pwede kayang, di ba, sa atin sa mga programa sa television eh. Ano nga eh? Eh, may prior approval pa, MTRCB. Di ba? Except the president. Except. Eloy, sabihin mo, kakayari kayo ng MTRCB yan? Kasi ano daw yan eh, parang yung pagkaisang bagay, eh, paulit-ulit na ginagawa. Parang normal na eh. In fact, pati sa atin si media eh, normal na. Sa mga broadcast kayo eh, minsan hindi na ini-edit eh. Kahit kami sa kami ba sa IC? Kasi yung unang puso ng mga balita sa umaga, sa akin nagpupunta, eh may mga voice clips doon si Pangulo Digong. May sabi ka na yung edit. Kung ano yung lobas, punta ka na. Eh, yun lang sa mga bata. Pag kayo mga bata na sa akin na nakakarinig ng pura, wala pa sa ating Pangulo, eh mga hindi yata pagkanta. Sa pamilya, naririnig naman din yun eh. Normal na, may magbukura. Lalo na ang tatay, mapalamura. Kumisa kasi, Pangulo din, hindi lang bukura, may mga ano pa. Mga ulul. Ikaw, marami talaga. Ulul pa ito eh. Gago. Gago. Ton. Hindi na interior alam kung ang kaya nila yung TRCB yan, eh, presidential appointee sila. Siguro si Mike Abe, pagpasagutin mo niya, pagpapasagutin mo niya. Si Mike, pa, Mike, ano ba sabi mo? Hindi ka mo kay Mike. Well, dali. Alam mo yung pagpipinay ng Pangulo, actually, ang mga network ang mayroong pwede mag-control niyan. Kasi ang television, sa television ilalabas eh. Pag nilabas ng television, ng mga network yung PI, ng Pangulo, saka pa lang sila hahabuli ng NTRCB. So safe ang NTRCB rito. Hindi ako spokesman ni Arenas ha. Ganun, di ba?
Kasi ang anti-recipe, after ng event, after ng kung ano man ang masama, saka lang silang ma-action. So kahit na araw-araw mag-PI ang presidente, kung hindi naman ilalabas ng network, wala rin. Kung ilalabas ng network, yung network ang mayroong pananagutan sa ito. Kaya pa live broadcast. At saka live eh. Okay, sila nga yung makakabuli. Huwag po nalang i-televise. Hindi pwedeng ang anti-recipe ang makabuli ng tao kasi wala, wala mong kagawa sila doon. Mike, tanong. Kung naalala mo si Joey De Leon, ilang beses na suspindi yan eh. Di ba? Na-warningan ng istasyon niya, na-suspindi siya. Ibig sabihin, nasa kapangyarihan ng MTRCB, pwede ba nang suspindihan si Digo? Sinuspindi si Joey De Leon, pero dahil sa recommendation din ng network. Dahil kung network, kumpenat din. Ganun yun. Hindi pwedeng suspindihin ng MTRCB ang isang artista kung walang ginawa yung network. Dahil yung network ang ginamit ng showbiz, kayo naman, oh. Sige, pwede dadaan sa hindi naman pwede yung artista diretso sa television, eh. Yung dadaan may channel yan, eh. Kaya nga, movie, television, and classification. Review. Kaya Mike, may tanong. Okay. Sir Mike, di ba sa pelikula, kagaya na lang yung itong recent na, ano, yung tungkol doon sa aso. Oh. Dapat, yung MTRCB po, sila muna ang nanonood nun, di ba? Para kung ano man yung mga bawal ipalabas, yeah, nakakap yun. Pero sa punto na ipinalabas na ito, pinalabas muna bago nila nakita yung problema dahil iba ang nakakita. So, anong ibig sabihin? May tinrabaho ba ang MTRCB sa ganong pangyayari? Hindi, alin yung nauna? Yung ano po, pinalabas muna bago nila nalaman na meron palang bawal na ano. Hindi, kasi iba yung television show kaysa sa pelikula. Hindi po, yung case nga po gano'n. Ano po case yung, na ulit, ng pelikula. Yung pelikula. Hindi, talaga yun lang ang sasabi ko. Iba yung pelikula, kasi bago ilabas yan, re-reviewin nila yan. Dapat. Yun nga, yun. Pero yung halimbawa sa news, opo. Or yung sa artista na nag-live sa television, live yung broadcast niya ng Bastos o something, opo. Yung network ang hahabulin ng MTRCB. At bago pa yung nagsalita. So, kung halimbawa nag-PI ang Pangulo, sa ABS-CB, sa Channel 7, kung ano mang network, yun ang hahabulin ng MTRCB. Tapos, yun ang MTRCB, yun ang network, at sila naman magsasabi na sa Presidente. Mr. President, napagalitan po kami ng MTRCB dahil lang kumura kayo. Sabi ng Presidente, putang yan ninyo, di wala rin. Di ba? Pero kung sinabi ng Presidente, sorry, network. Kasi, ganun ako talaga eh. Ganun lang yun. Walang magagawa ng MTRCB. Pointed lang sila eh. President yung sala, pointed. Yun, ilagay kasi natin sa yung channel, kasi tayo nasa media tayo eh. Sitwasyon. Hindi pwedeng kagad-agad sisisihin natin ang MTRCB. Hindi, may channel, may proseso. Ganun lang mga kapatid. Ayun, thank you. Oh, same question na Mr. Chairman ng PAMAS. Oh. May kapangyarihan ba ang... Pangyarihan isang sa ating mga... Pasto. Pasto dito at saka elder at the same time. Ha? Hindi siya. Ano na masasabi mo? Ano eh, mas matagal na ako. Sabihin sa media, mas marami ka na karanasan. Isang magandang umaga sa ating mga kalatigis, sa ating mga kalatigis. Siyempre, welcome muna tayo sa ating kasapi ng senior citizens. Siyempre, welcome to senior citizens. Thank you. Pag may parali ka ng mga senior citizens, sama mo na ako. Magandang umaga po sa lahat ng ating kalatigis. At sa pag-aaraking panawagan lamang ngayon sa lahat ng media sa ating bangka. Ako bilang mamahayag ko din 48 years. Print broadcast media. Nagsimula po ako sa DCME. Kasama ko pa si Excel pa noong araw si Mike Abe. Nagpasikat si Excel at that time na maraming panahon na ng gera. Abay, nawawala na po ang dignidad nating mga reporter. O yung gera, anong kadahilan? Yung gera. Kudita naman ako. Kudita. Ang sarayon po lumalabas na para bang lahat ng mga mayag iwala ng kredibilidad. Bakit? Eh dahil po tayo ang may kasalanan. Alatsin na po natin yung away ng kanya-kanya. Kapag kakaaway mo ang nasa print, baba natin sa print. Kapag kaaway sa broadcast, baba natin sa broadcast. Nawawala po yung kredibilidad ng bawat isa. Kaya nga po meron tayong National Press Club Building. Yung po ang taungan kung sino ba ang may sama ng loob sa bawat isa sa atin. Doon tayo mag-inulan at doon tayo mag-boldakan sa loob na press building. Away-away dito. Away-away nga po. Kaya na, ang unang panawagan natin sa lahat ng opisyal ng National Press Club, huwag na po nung hintayin na
may labas at may tindig ang tinatawag nating Independent National Press Club dahil po sa kaganapan na nagaganap at nawawala ng tiwala sa mga nakaupong opisyal ng ating club. Kahit lang yung binigyan halaga ang lahat ng mamayag sa ating bansa. Sa totoo po, tingnan nyo ang background ng lahat ng reporter. Pinakamahirap na hanap buhay, pero wala po. Walang ganun siya. Hirap na hirap sa kanilang mga kabuhayan. Pero ang panang po natin mga reporter, talagang wala ko talaga yung ating dangal at saka yung respeto. Kinakailangan ibalik po natin ang respeto tayo mismong mamayag ang siyang magsisimula at siyang magiging halimbawa para po sundan ang respeto ng ating kapwa tayo. Tayo bilang mamayag ang siya pong mamumuna at siyang magsisiling pamarisan para po ang bawat Pilipino magkaroon ng respeto sa mga Pilipino. Panawagan po ng isang matandang reporter para sa lahat. At yun namang kasalukuyan na sinasabi nating kaganapan, yung pagmumuna ng Pangulo, eh siyempre po ang bawat tao ay may kanya-kanyang yung nakakisnan at yung ugali. Parang taga-tundo yun. Ang taga-tundo, parang laro lang yung mure. Titingnan nyo, nasanay na sila sa ganun. Siyempre, hindi rin gusto ng Pangulo panay ko yung kanyang pagmumura, pero dahil nga yun po ang naging kasanayan niya sa bawat pag-uusap, simula pa, lumalabas yun. So gusto man niyang, yun eh, dahan-dahan, ito sabihin, hanggat may pupupuna, maaaring sa pagdating ng araw, mawawala po yun. Ako'y naniniwala, yung ating mamayan na siyang nanonood ay unti-unting mawawala rin po sa pagkasanayan niya. Ika nga bilang Pangulo, ang number one po nito, ang narasabi natin, sinsiridad at may tapang ang ating Pangulo. Sapagkat ang Pangulo po kinakailangan sincere sa kanyang paglilingkod at may tapang. Kung wala pong tapang, saan kayo pupunodin. Ang importante po, itinan din natin ang kahalagaan ng Pangulo, yung kanyang sinsiridad para tayo tanggol. Ano po ang bibig ng Pangulo natin? Ano man ang mangyari, kahit sino pa nariyan, hanggat ang aking taglilingkuran, ang taong nagtibala sa akin, yung po ang kanyang sandata, yung taong nagtiwala sa kanya. Sa mga tweet, ano mang may gagawin sa kanya mga kabinete na kung sino na Congress, kung sino na Senado, ito okay. Bahat ang kanya, ang pinagdilingkuran ko ay ang taong bayan na nagtiwala sa akin, hindi kahit na ako'y matanggal. Yung pong salitang kahit ako'y matanggal, isang malaking karangalan sa bawat Pilipino na hindi nagnatatakutan maalis sa tarungkulin, papaglilingkuran lang ang taong nagtiwala sa kanya. Kaya ang Liga po ng mga broadcaster, ang siyang panay kung dapat magsimula, lalo na ngayon, ang Presidente ay birthday na po. Welcome to the club. At ang tanong natin, Mr. Lakay, ikaw tama ka na ngayon lamang tumama ang pangalan mo, Lakay. Ang ibig po sabihin ng Lakay, may edad. O lalaking may edad. Kaya ngayon tumama na siya kasi member na siya ng senior citizen. Ang pagka-member muna ngayon ng senior citizen, sapagkat marami kayong pribileho eh. Marami kayong mga discount, pribileho number one, pribileho na senior. Pagpupunta ka sa isang lugar, yung respeto na doon po. Bilin mo, lamang ka, nakapilang haba ng pila pagkatapos sa bako. Senior citizen, sir, dito na po ngayon. Isang karangalang priority po ng bawat senior citizen sa ng mamayan. Sa bako lang, naranasan natin ang dami pila-pila. Pag natin sa iwan, sir, dito na po ngayon, dire-diretso ngayon. So isang magalaking bagay para sa senior citizen. Welcome po na senior citizen. At tulungan po niyo ako, sasamantalayin ko nito. Ako po sa programa ko sa Radyo ng Bayan, ay lagi ko pong ipinipilit na yung batas pambansa na inaprubahan para sa senior citizen. Yun po nga, pagdating ng 100 taong gulang ng isang senior ay tatanggap ng 100,000. Yun po yung pasado na. Pero ang panawagan ko po sa lahat ng congressman, gawin na po nating 80 years old. Yung pong 8 taong gulang, natatanggap, 8 taong gulang, ay tatanggap din ng 80,000. Ang katwilang po natin na kung 80 taong gulang ka na, ay alam po nung Pilipino may edad na minsan ay nakinabang siya sa pera ng gobyerno. Yung 100,000 po, ulyari na yun eh. Hindi na maalala ang magkinabang yung paanak eh. Metrede na yun. Ayan, ang pinakamagaling po, lahat naman tayo aabot dun sa 80. Eh gawin na lang natin 80 para naman po alaman ang taong bayan na nakinabang sa pera ng bayan. At least, ang pakinabang po yan ay para sa lahat naman na abutin na 80 taong gulang. Yan po ang pag-iusap na namin sa aming programa. Sa sana itulungan. Kaya
yung pong senior citizens, lagi kong panawagan, welcome! Pwede ating, si Card lang. Leon, kalaban ng mayor. Leon. Kuya, si Card na lang. Bigyan po kami ng update sa... Mahirap na urgenta. Anti-Trapo. Ay, pre. Dito ka, dito ka. Isa sa mga pakiusap. Wala pa ito, lula pa. Sana sa hotel. Oh, bigyan din ng discount. Hotel, meron discount. Okay, shower lang ng discount card. Pag-shower lang naman kami. Hindi mag free na. Hindi naman matutunay. Hindi matutunay ng bedsheet. Meron mga hotel. Totoo, meron 20% discount. Diba? Oo. Kaya lang, ang pakiusap ko, huwag na mapumirma na. Hindi na makapay. Ay, nasa feelings ka, senyor. Hindi kasi. Hindi naman matutumay ng bedsheet ko, mag-shower lang ako. Kung ano ko sa inyo, nung huli nagpuntal ako na mayroong 20%, hindi pipirma ako. Aba, kilala ko yung huli pipirma. Totoo kasi kasaya niya. Ay, ay, ay. Ito ko lang ito. Kamit pahay pala. Huwag kamit po. Huwag kamit. Ipag-upa kayo. Hindi naman ito yung server. Sa kalit sa kapila. May forum dito. Dapat wala nang maranalo. Wala dapat wala nang maranalo. Ipirma mo si Kit dyan. Hindi lang respeto naman sa mga senior citizens. Gamitin mo pangalan ni Kit. Pirma mo ba? Okay. Kalo, nagkikin mo na yun. Punta, natin ka. Eh, di... Bigyan mo kami ng update. Lahat okay. Ng pagbabayan, pagpapunyan. Birthday boy. Ay, palagay ko, medyo okay na yung usapan natin tungkol sa ano. Dalang bakit yan, dalang bakit. Birthday ni Lakay. Pero dalawang bakit yan? Ay, pangalan. Okay, thank you, thank you. Thank you, thank you. Dito sa kaliyon, tatal, tatatama, masalita kasi alam na mga updates natin sa mga bukasiya natin, yung ating anti-trapo movement, at saka yung Liga ng Explosibong Pagbabago. Yan ang grupo ni Kaliyon na gusto niya magyari. Unang-una dito sa Quezon City. Kala ko, umupo ka na kasi nung isang araw. Napakita ko sa tagpailon, sabi niya, walang mayor. Walang vice mayor. Di ba? Quezon City, sabi niya. Bukas na ko. Si Kalyo. Kalyo, kamusta ka na? Hindi ko pa yung mga kapatid sa akin. Magandang araw po sa mga kapatid ko. Morning! 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 Ano po tao rito, una-una, para kapag-intenso na ng sila kay. Thank you. Happy birthday. Okay. Personalan na yan, ha? Personalan na. Kaya na lang may personal, ha? Alam nyo, sa next week, magpapahid kami ng intervention sa final ni Pantalon Alvarez. SOCE. Sa late time SOCE ng liberal. Okay? So, pinapareverse kami ng decision ng COMELEC. Ang decision ng COMELEC to accept or to admit the late time SOCE of the liberal is 4-3. Labang yung admit. Yung 3, not admit. So, nag-file kami nila Pantalon Alvarez ng appeal of certiorari sa Supreme Court para i-reverse yung decision ng COMELEC. Ang sinasabi namin, ang COMELEC walang residual power or walang power para i-amin ang batas. Okay? Ang sinasabi nila, may residual power daw sila, sabi ng COMELEC. Yun ang nilaban namin sa Supreme Court. Ngayon, anong effect nito? Ang effect nito, ang calculated effect na sinasabi namin, nakatulad na sinulat ni ex-justice sa Supreme Court Justice Panganiban, will be ousting all the liberals na nanalo. As if, ab initio, hindi sila dapat umupo. So, ang effect nito, mga second liner, mga segunda, ang uupo. Lalo-lalo na kung nagpalo ka ng date ng pagpapile ng SOCE at the appropriate court and substance ng SOCE, tatang liberal. So, nagpipitig kami na ang labanan ng liberal ng Duterte group, Duterte versus the liberal, pari gamitin itong kasong ito para to house all the liberals in power right now. So, next week, magpapahid kami nila i-rehearse ito ng another intervention kasi hindi pa natanggal siya dahil sa hindi late file,
Overspending. Overspending. So, ang nagtrabaho sa kanya ay mga liberal yata. Hindi ako nagkakamali. Kaya next week, ERHS ito will be filing an intervention before the Supreme Court. Katulad ng intervention na pinayon ng kami nila Tony Magdabo at ni Otelo Dalanon at ni Alpitanpol. O, yun lang po muna. Unexpected. Anytime, baka mag-desisyon ng Supreme Court dahil kinakalang pagkani sila. Thank you. Bawat rin ni Kit, magpapalo mo lang ako magbatid, ha? Pinapungusin ko lang kung kailan tayo makikita para mag-celebrate ang birthday. Kaya ba talaga ang birthday mo? Pinapungusin ko muna kung kailan tayo makikita. Tama, maganda. Sige, salamat po. Okay. Tuloy yung pagtatanong kay Kalyon. Kalyon. Anong lamang po, ano ha? Di ba kayo nababahala na maaaring weltahan din kayo ng mga taga-liberal? Unang-una, walang official na COCE na isinadmit si Digong. No, ha? Yun ang number one na puna. Pangalawa, doon sa isinadmit na SOCE, may mga pangalan doon na hindi kasama. Na mga pinansin na hindi kasama. Kamukha halimbawa ni Amy Marcos. Hindi kasama doon sa kanyang SOCE, ano ha? Si Manny Villar. Hindi rin yata kasama doon sa SOCE niya. So hindi ba kayo babahala na weltan? Actually, naka-ready ang kapo yata ni Duterte dyan eh. Pinag-usapan na nila yan kung dyan. So ready sila kung ano man yung ipapile ng liberal. At this point in time yata, hindi pa nagpapile ng liberal ng kaso eh, for the non-disclosure of donations and contributions sa COMELEC. As of this, at this point in time, wala pang kinapay. Meron pa nga pala isang dagdag, ano ha? May sinasabi din si Pangulong Duterte na ginagastos niya ngayon para sa Operation Tokhang na galing sa Chinese ha, na supporter na tinanggihan niya, pero hindi na ayaw na tanggapin ng Chinese yun. Yun ang ginagamit niya ngayon na hindi rin kasama sa SOCE. Sa SOCE yun. SOCE. Social yun. Actually, I'm not in the position to comment about that. Barang liberal dyan. Did yung tanong ko eh. Barang liberal dyan. Hindi ang gagati ang liberal. Ngayon pa lang, kikita niyo ang pagganti ng liberal. Tukhang sila. Kung ano yung mga pinapain nilang mga kaso, katulad nung against of Platokhan, nakasama nila ang isang malaking religion sa ating bansa, yung sa Catholic religion. Isa yung sa mga umigilos para ma-disalign at ma-disarray ang mga programs ni Presidente Duterte at Duterte Camp against illegal drugs or war on illegal drugs. So, hindi ko masasagot yan. Chairman, may balita ba ba kayo tungkol sa kapatid ni Mayor Bistic na naging konsyal pero umami na siya ay isang adik? Nasanaw siya para nawawala pati yung nobya niya. Actually, yung nobya niya hindi pa makita hanggang ngayon. Nag-aapi lang nga yung nanay. Ayaw kinidnap, ano? Oo, pareho. Na makita, mahanap. Kasi ang tagal na noon, nagpaalam lang para bumili yata ng mineral water o sa isang grocery. Hindi na nakabalik. So si Hero Bautista, ang alam ko, nasa pa siya, rehabilitation. Wala ba kayong isasampang kaso additional sa mayor ng Quezon City? Dahil hanggang sa ngayon, napakarami pang nahuhuling Cebu. Parang namamayagpag pa rin. At nung isang kakilala ko, tinanong ko kung naging mahal ng Cebu, ganun pa rin daw ang presyo eh. Ibig sabihin maraming supply sa Quezon City. So, ganun na nga, kaya hindi kami tumitigil para ilatad nga itong mga problema ito. Pero despite of the fact na may declaration ng PNP na dito sa Quezon City ha, na out of 143 barangays, siya pa lang ang clear sa droga. So, ibig sabihin, malaki pa talagang narco city at Quezon City. At isang araw na lang, mabibigla kayo,
pag ni-reveal ni Presidente Duterte yung cargo politicians, mga barangay officials, hindi bigla kayo na, na baka yung reveal. Mga barangay chairman, ang dami. At saka... posible. Ano, kung bakit hindi nasasawata, di ba? Pero siguro sa mga barangay chairman, nararasigurado tayo na meron. Baka out of 143 barangays, kung diyo nagkakamali, baka napakaraming magkitin si Duterte tungkol sa napupulit politics dito sa Quezon City. Mayor, one more question. Pag kayo may biglang naupo bilang mayor, ibabalik mo ba yung dating valuation ng mga real estate? Kasi napakamahal dito eh. Di ba? Meron kaming meeting na next week tungkol sa pagkontra sa increase tax, real estate taxes dito, at business taxes sa Cebu City. Inahanda namin isang malaking grupo para pumontra dito. Kaya maaaring kontrahin namin o questionin namin ito sa Supreme Court. When it comes to excessive labag sa konstitusyon o hindi labag sa konstitusyon. So expect next week na we will be moving against the increased taxes in Quezon City, real estate tax and business taxes. Di ba pwede mayroon na mag-TRO kayo dyan? Isa yung sa naisip namin eh, katulad ng ginawa namin noon. Sa garbage. Oh, sa garbage collection na isinama. Additional garbage taxes against kasama doon sa pagbabayad ng real estate, di ba? So ito yung tiniyaro namin at the same time, after the tiyaro, talagang illegal. Declared na illegal ng Supreme Court. Isa yun sa mga gagawin namin. Gagawa na namin yun eh. Dati, gagawin namin doon eh. Paano yung nagbayad na? Pwede bang i-repa niya in case? Eh, yung nakaraan ka, hindi pa nari-repa nata eh. Ewan ko, kung ito mariripan, marami nang nakapagbayad. Pero tingnan natin kung anong sasabihin ng Supreme Court. So marami kaming nakahandang pagkilos on the national issue and on the local issue sa Quezon City. Yung nga pala pinahal naming election offense against the liberals at against kay Mayor Bistek. And nasa COMELEC and Bank na, parang anytime decisional yun. So, napaka-init na labanan namin ngayon. Hopefully, doon sa init na yun, eh, mag-survive kami para pa-i-diretso naman natin ang mga patakaran at mga pagbubuhis dito sa Quezon City. Kali na may tanong ko lang, bakit ba yung mayor ng Quezon City eh, kasama dun sa government panel sa Norway o sa... Yes. Anong papel ng mayor? Siya yata, Mike, ang representative ng NGU kasi siya ang presidente ng Mayor's League. City Mayor's League. Kaya siya sumama. Marami nang nagwe-question eh. Pero gusto nung nga nila, questionin ko rin. Kasi lagi sinasabi ni Ted Pilon, wala yung mayor dito, wala yung vice mayor, lahat nakalilo. Siguro merong ginagawa sila na sabay nila ginagawa issue na dapat gampanan din nila kaya wala sila lagi. Bakit sila sabay? Ang ayong kay Ted Pilon. Magkakulang ko lang kalayo yung tax kasi dun sa programa ng Pangulo Duterte walang increase ng tax eh, na binanggit niya nung campaign. At ano na yan, binabanggit niya na ayaw na mag-tax talaga lalo sa mga property. Pero itong Quezon City, hindi sumunod. Ito na yan, tinaas talaga nila. Nang napakalaki, parang 300% eh. 500 na? Oo, magkano. Kasi ako, biktima ako naman. Kaya ako rin, kasi sa kanan, kaya ako nagbayad na dito sa Quezon City ng isang araw kasi inahabol ko naman yung 20% discount. Kasi dito, sa Quezon City, yung January hanggang March, may discount na 20% sa mga realty tax natin. After March, 100% na babayaran mo, doon mas malaki. So, sa isang banda, nagtipid ako, pero mali pala kasi nga, dapat kinu-question pa sa Supreme Court dahil parang walang public hearing kasi yung pag-increase eh. At malaki talaga. 300% to 400% yung increase ng bayarin. Pati-aro na yan. Oh, dito sa Quezon City,
Kaya dito, pag meron kang property sa Quezon City, talagang iiyak ka sa laki ng babayaran. Ang tanong, yung bang mga malalaki negosyante sa Quezon City, sumusunod ba yan? Baka mamaya, residential lang yung parang sapli lang talaga. Sa ayot sa gusto mo, magbayad ka. Pero yung mga lalaki ang gusali dito, nahihilap pa. Compromise yun, compromise. Sila ba, nagbayad ng tama o baka usap-usapan lang yan? Usapan. Sa nababalitaan namin, mayroong mga dapat hindi residential at commercial nagiging doon sa tax declaration nila residential. Pero actually, ito yung commercial. Meron ganun dito sa Quezon City. Meron namang napakalaki ng bahay, ang late ng declaration sa tax declaration nila. Kaya isa yung sa mga pupunahin namin na dapat maging fair and square ang pag-collecta ng taxes. Dapat review at tax map talaga may para ma-identify kung sino yung dapat magbayad ng tamang buwis at yung hindi dapat magbayad ng ganun palaki. Kaya next week, yun ang pagmimitigan namin. Kasama ko nga pala rito si Johnny Chan. Johnny Chan, Although retired na siya sa politics, pero hindi pa siya retired sa advocacy. Magbayad ng tax. Yun ang ano niya eh. Fighter pa rin, fighter. Fighter niya, pero retired na siya, kaya ako na naka-fraud ngayon. Ewan ko, nag-iinit na ulo nila sa akin, pero sa tingin ko, mainit na ulo nila sa akin eh. Hindi ko sa akin mag-iinit. Sir, paano niyo po i-assess yung residential na subdivision na ginawang junk shop? Ano ba yung, kasi nagugulat po ako kasi yung lugar namin, residential po yun, wala pa noon hanggang ngayon. Pero ngayon po mas marami po ang junk shop at mas dumami yung kakampi nila kasi nga, presidente ng Homeowners Association ay junk shop owner na ginawa po nilang junk shop yung halos kalahati ng lugar namin. Yun. Well, depende yan sa tax declaration niya eh, kung residential siya eh. Hindi ang pamayanan niya, residential. 100% po residential po talaga, pero karamihan po lang kinayo nila ay junk shop. Business na yan. Well, although residential yung tax declaration nila, ginawa nilang junk shop, depende yan kung binigyan sila ng business permit. Eh, koloro niyan eh. Quezon City. Kung hindi sila binigyan ng business permit ng Quezon City, eh, kulurong sila. Pero po, nagtataka po ako yung ilang lupa po doon ay pag-aari na po ni Congressman Vinny Castelo na ginawa po niya taniman daw ng gulay. Paano naging taniman ng sino, gulay? Sino yan? Si Congressman Vinny Castelo daw. Oh. Tapos po, ginawang taniman ng gulay, itabi po ng basurahan po yun. Liberal party yun, liberal. O, liberal yun. Liberal, o. Isa yun sa magkakaproblema pag bumoto ang Supreme Court na liyawsak ng liberal party. So lahat halos dito sa Quezon City, pala liberal eh. Wala naman nanalo rito na hindi liberal ang kaalyado. Wipe out kami lahat ng opposition dito sa Quezon City. Ganon. Mayor, kaugnay nung sinabi niya na basurahan, ano? Pinasasara na ni Gina Lopez ang payatas. Ha? At saka malaki daw, marami nagsasabi, malaking iskandalo ng pera. Yung pera sa basura. Meron ba kayong mga pag-imbestiga tungkol dyan? Meron ba kayong mga research na itong pera sa basura sa Quezon City ay... May grupo sa Quezon City, mga empleyado ng Quezon City Hall na ayaw sa patakaran ni Speck. Nakipag-usap na sila sa akin last week. At isa yun sa mga gagawin namin, lahat ng mga maling ginagawa sa Quezon City Hall, i-expose namin. At naghahanap lang sila ng isang leader na magumula para dito. At sabi nga nila, ikaw ang pinipili namin na leader para magumula, para ayusin natin ang mga problema ng Quezon City local government. Mga ano sila, mga empleyado sila ng Quezon City Hall na sawang-sawa na sa mga mali ginagawa ng ni Mayor Bistek at ni Joy Belmonte. Siguro meron silang mga 30 katao. Kaya isa yun sa mga ginagawa ko ngayon,
kumakoordinate ako sa mga opposition, doon mismo sa loob ng Quezon City Hall. Kaya kasi sa mga mabubulgan siguro, naman yung mga imubulgan nila, handa naman daw silang tumistigo at pag-execute ng affidavit. Ilan pa opposition ng council? Wala. Wala. Solid. Lahat yan. Dati ang posisyon. Sige lang ako. Kaya kasi naitanong ko yun. Dahil doon sa balikan ko lang yung tax, dapat kasi nagkaroon ng public hearing doon eh. Pero nalaman ko, nagkaroon ng public hearing. Ang problema, yun yata ang homeowners association na grupo ni Mr. Jordan doon sa may Commonwealth. Yun lang naimbitahan. Eh, kaya bata ni former ni speaker yun eh. Former speaker Belmonte. Yan ang parte ng grupo nila ng araw. So parang ang tinawag na association, yung mga homeowners association, yung kakampi lang. Kaya tuloy, nagkakarap ako, mayroon bang opposition ng council? Kasi dapat may boses yung city council. Wala, yun pala. 100% ng 6th district councilor ng buong distrito ng Quezon City, yung walang opposition. Walang opposition. Isa. Solid. So, ano, parang anong klaseng gobyerno meron? Ano mo, ang opposition importante dahil yung pagiging fiscalizer, dandun yung matinong usapan. Pero kung sila-sila lang hindi matinong usapan niya, lagayan lang yan eh. Nakakalungkot ka lang yun. Talaga dapat sampulan itong Quezon City ng ating Pangulo. Kasi kaya nandun sa pagbabago, alam ko yan. Yung isa ng pagbabago, hindi pwede ang Pangulo lang yan. At itong ginagawa ng ilang mga local officer doon sa Quezon City, talaga malayo-malayo ito sa pagbabago. Pahirap. Lalo ang nangyayari. So paano yan? Ano mangyayari sa Pangulong Duterte kung dito sa Metro Manila, mayroong ganyang mayor at mga local official na malayo ang daan, hindi patungo sa tuwid na daan, patungo sa kung saan. Ang kawawa yung taong bayang naglagay kay Pangulong Duterte dahil dito sa Quezon City, marami rin dito buboto kay Duterte, di ba? Nagahanap ng pagbabago. Pero sila ngayon ang pinapahirapan ng Dilawan. Ayaw natin gusto ka ng politika, pero obviously, Dilawan na talaga lahat na nakaupo. So paano yun, nakali yun na, yun, balikan ko lang yung petition sa Supreme Court. Kung sakasakaling nakakita tayo ng Korte Suprema, lahat ng nanalong Dilaw, maapektuhan. Yun ang discussion ni ex-justice sa panganiban sa ginawa niyang kolong sa Jalio. Mga 3 Sundays ago. Talagang aus na nitirag pagka decision ng Supreme Court na nagsasabi na walang residual power o walang power ang COMELEC para i-amend yung batas tungkol sa SOCE. Maaaring magkabiglaan nga ito, pero nagtataka na nga ako bakit nagkaroon ng write-up na ganito si ex-justice Panganiban. Maaaring pinaghahandaan na para sa darating na desisyon ng Supreme Court. At ito'y active file. Yung pinail namin intervention, within 1 week, nakatanggap kami ng response sa Supreme Court na ito daw ay nasa embarka. Kaya, maaaring anytime mag-desisyon ng Supreme Court tungkol dito. Kaya si Arieros ito ay magpapain para another intervention para may karoon ng paggalaw sa Supreme Court. Marami ng interesado para mag-desisyon ng Supreme Court ng tamang desisyon tungkol sa SOCE. Mayor, marami empleyado sa Quezon City Hall na ang sahod nila below minimum at the same time, contractual. Wala ba kayong balak na ihabla ang Quezon City for violation of the contractualization? Doon sa tatlo pong nakipag-meeting sa akin, yung karamihan doon hindi napasweldo at wala pa yata yung tinatawag nilang bonuses nila. Kaya isa yun sa mga pinagbitingan namin kung ano ang dapat gawin doon sa pangyayari hindi nga sila napapasweldo ng local government ng Quezon City. Yung contractualization, hindi nyo binibring out yun? Isa yun sa napag-usapan namin. Kaya nga magtatayo na ulit ng union dahil nawala yata ang union sa Quezon City. Parang nag-dissolve o hindi masyado magtatayo ng union. Kaya isa yun sa asikasuhin namin na magkaroon ng labor union ang mga empleyado ng Quezon City para i-balance yung power ng mga nakaupo against the labor union.
So, punong-puno kamay namin sa mga gagawin dito sa Quezon City. Katulad na sinabi ko, si Johnny Chavo, doon retired na siya sa politics, pero isa siya sa kumikilos para magbuo ka ang solid opposition sa news of Quezon. Mayor, gano'ng kalabag ang Leon na sasagupa dito sa maliit na pusa ng Quezon City? hanggang sa dulo ba itong Leon na ito talagang dadamba laban sa mga ito para at least magtagumpay lamang ang hangarin ng mga nakakaraming mamaya ng Quezon City? Alam nyo, katulad ng sinabi ni Mike Gabi, suki daw ako sa Ombudsman. Halos linggo-linggo, magmula nung December, may pinapile kami. At umaray talaga yung pinapile namin. Actually, maraming tumatawag sa akin, pinapadrinuhan sila. Meron pa akong kaibigan ng lawyer na ang kapatid niya ay napile namin ng kaso. Hindi ko nasasabi kung sino, pero nasaktan sila doon sa pinay kong kaso. Pero ito ay tungkol sa mga opisyalis ng Malacanang. Hindi ko nasasabi kung sino yung tao, pero nasaktan sila. Ngayon, araw na to ay paghihiring ang committee on appointments. Isa siya sa mga nag-file kami ng opposition yesterday. Pinahabol namin para hindi siya ma-confirm. Pataas ng patungkulin ko sa Malacanang. Kaya, maaaring tumawag na naman sa akin yung padrino. Sasabihin niya, hindi ko pinakinggan yung pakiusap nila. Eh, paano mong pakinggan naman yung pakiusap nila? Eh, nasa advocacy ako. Pagka inuro ko naman itong kaso, maraming tatao sa akin, sisirahin nila yung labels ko na wala kaming inuuro na kaso, talagang magpakan. Yung kay Abby Binay nga pala, yung pinahin namin illegal online gaming, yung pagdami sa Makati, nakatanggap ako nung isang araw na pinasasagot na si Mayor Abby Binay kung sa demand ng ano dami nung pinahin. Pinasagot na rin si Gerald Corpus ng PCSO, nakatanggap na kami ng sagot niya, at ito'y pinagandaan namin sagutin ulit. Siguro within next week, mapapile namin sa sagot namin kay Gerald Corpus. Tungkol naman doon sa STA. Kaya punong-puno nga yung calendar ko, halos hindi ko nga alam kung paano ko magagampan ang lahat. Pero we are trying our best effort para talaga para sa kagalingan at kaputihan ng ating lungsod Quezon at kabuuan ng ating pantinong bansa. Eh, tama lang. Sige ko lang. Well, kalayon, no? Mahirap yung ginagawa niya pero malaking tulong niya sa ating pagbabago ng tambayan. Pangalawa, alam niyo yung pagpapile po ng kaso ng sa Office of the Ombudsman, napakabigat niyan. Kasi lalo na kung ikaw ay malapit na magretiro sa gobyerno, hindi mo makukuha ang retirement mo. Kahit nakapile pa lang yung kaso, ganun katindi. Kaya kung kayo merong nakitang government official na may mga kalokohan ginagawa, ipalyo yung kaso, patayin na yung kanyang retirement. Hanggat hindi na-dismiss yung kaso, hindi siya makakakuha ng kahit na anong retirement. Alam bakit? Ang pagbibigay ng retirement sa isang government official, dahil alam ang kalayo niyan, kailangan may clearance sa ombudsman na malinis ka, wala kang record. Pag merong hang record yan, walang promotion, walang retirement, iiyak ka talaga. Hindi ganun katakala nyo yung kaso, ganun-ganun lang, hindi yan. Pag ginawa ng ombudsman ang trabaho nila, mga police, military, or sino mang career official ng ating pamahalaan, hindi talaga makakakuha ng kahit ano. Maliban doon sa mga political appointees, wala yun. Ay, after ng term nila, wala na yun. Pero yung may career, yung may career sa gobyerno, kaya maingat na maingat yung mga, di ba, ang kapalit akong hali yun dito sa BIN, parang ayaw na magtrabaho ng mga taga-BIN. Dahil alam nila, nabuhay yung grupo nyo, nagmumuna to sa kalukuhan yan, baka makasuhan sila. Kaya yung malapit na mag-retiro dyan, yung one year na lang, mag-retiro na, naku, tandaan nyo, hindi na magtatrabaho yan. Yun yung pinakamasamang epekto dun sa pagbabago, pero kailangan, dahil kasi,
yung pinoproteksyonan yung pera ng bayan at saka yung pagbabago inaasahan ng taong bayan, di ba halay yun? Kaya tama yung pong inyong ginagawa yan, suportado namin, nababanggit yung last week or 2 weeks ago, na parang weekly, nandiyan na kayo sa ombudsman. Pero ang ganda nun, ako, dinidiscuss ko yan, maganda yan, kasi yung hindi naman pananakot yun eh, pero yun ang tamang proseso. Kaysa mananahimik ka, kasi sabi nga nila, kung gusto mong tumulong sa gobyerno, tumulong ka lang sa batas, o tumulong ka sa paglilinis, nakatulong ka na. Hindi mo kailangan pumasok ng pamahalaan. Ay, yung ginagawa na kaliliyon, medyo mahirap niya, buhay pa nga nakataya sa kanila dahil sabi yung babanggayin mo yung mga dati at kasalukuyang nasa gobyerno. Abay, pag kami namalas-malas, hindi lang PIA ang aabutin mo niya. Diba? Pero alam ko, kaya ni Kadir, hindi ko tinatapat, pero alam ko, kaya mo yan dahil yung taong bayan ang inyong pinoproteksyon dito kaliyon. Salamat naman sa iyong mga sinabi. Actually, talagang buhay ang nakataya sa amin. Pero wala kang magagawa. Kailangan advocate kay. At para hindi masira yung ginagawa mong continuing advocacy, kailangan talagang mag-file. At kaya yung research team namin nagkalat eh. Ngayon, meron kami nire-research tungkol naman sa illegal online campit games, no? Nire-research namin to. Maring mag-file kami anytime dito. Dahil kung siguro kung sino yung nagkumataya sa inyo sa mga off-fronton, makikita nyo sinisingitan ng sabog. Yun ang pinare-research ko ngayon. Kasi isa, kami talaga nag-campaign ng against illegal online gaming. So isa to sa mga tinitingnan namin na ito yung illegal, yung racetrack ng mga kabayo na sisingitan ng sabog. Kaya isa ito sa mga pinag-aandaan namin kaso. Talagang illegal ito. Hindi sa tingin namin, baka next week mag-file na kami rito eh. Pag natapos na ng research team yung kanilang ginagawa. Mayor, may isang establishmento along I. Rodriguez, malapit sa bahay ng dating Mayor Belmonte, no? Ang pangalan nito ay Happy Sauna Bat, ano? Kilalang kilala, alam ng lahat na ito ay prostitution din. Bakit alam mo yun? Ha? Bakit mo alam yun? Sinabi ni Kit sa akin. Ngayon, Mayor, hindi ba natin pwedeng kasuhan ito para may pasara ito? Ha? Institution na yan. Bakit Happy? Alam mo, alam ko rin yung hugat na yan eh. Happy na nga, pasasara mo pa. Makaparami mag isa pagkarapasarado natin. Malulungkot. Titignan natin yan. Oo. Ay, mayroon sa mga Irodigis pare, Happy. Ay, Happy. Natataan ako yan. Nabinikit sa akin eh. O, oh, tinatayo yun ha? Kalyon. Singkit pala nagkwento sa'yo ha? Kalyon. Ilang taon na yung pinakamatandang kaso ng katiwalian na naisampan yun, naihain sa ombudsman? Actually, since 2010, nagpapain kami. So, maraming gumugulo na nagsasagutan kami. Siyempre, may due process naman yan, hindi mo mapapadali. Pero hindi na kami sa ombudsman nagpapail eh. Sa DOJ, may pinail kami against yung supplier ng mga plaka, di ba? Motor vehicle license plates. Naisampa na ito ng DOJ at nasa RTC na yata ito. Kaya isa yun sa mga sinasuhin natin. Yung dahil hindi sila nakatupad, di ba? Maraming problema ngayon sa mga plaka. So ito yung mga supla, ito yung sinampahan namin sa DOJ na sinampa na sa husgado. Kung naman sa ombudsman. Oo. Ombudsman kumikiro sa mga kaso. Pero meron na ba kayong inihain sa ombudsman na kaso na ngayon ay nasa Sandigan Bayan na? Wala pa. Pero meron ng malapit na i-resolve na lang. Anong kaso yun? Hindi ko matandaan eh, pero sa dami kasi. Pero alam ko ang status for resolution eh. So, yung 2010 pa rin yung sinabi. 2010. Anim na taon pa lang naman ah. Alam mo, napunan ko ngayon sa ombudsman. Dati,
ang tagal nilang magpasagot ng reklamo namin sa 2010 during the time of Pinoy. Pero ngayon, within 15 days, nakatanggap kami ng panapasagot kagad. Nabigla nga ako, yung kay Abi Pinoy, within 30 days, pinasagot kagad. Yung kay Geran Corpus, within 30 days, pinasagot kagad sila. Dati-dati, within 90 days, bago ka makatanggap na no-orderan sila or notice na sumagot kagad sa reklamo. Ngayon, bilis eh. Maaaring nagbago na rin ang patakaran ng Ombudsman ngayon dahil sa sinasabing change ni Presidente Duterte. Hindi ba independent yung Ombudsman sa executive? Oo, independent. Pero pag sila ng tinatawag nating hierarchy sa gobyerno, kaya siguro, para hindi sila masilip ni Presidente Duterte, at alam nila na ako isa sa mga inaasahan ni Presidente Duterte na maglinis ng ating bansa, kaya siguro sila may gilos. Kung hindi sila kigilos, maring isa sila sa mga kasuhan namin. Kung sakasakali na hindi nga sila kikilos at kakasuhan nyo sila, yung Ombudsman, saan nyo isasampa ang kaso? Sa Ombudsman din? Sa Ombudsman din at saka sa Office of the President. Wala naman tayong pagsasampan. Kaya yung jury justice is important yan eh. Kaya doon sa itanong namin sa sinasabi namin federalism, isa yun sa ilalaban namin eh. Na pagka nagkaroon tayo ng charter change, magpalit na rin ang sistema sa justice eh. Dahil mas makukontrol ngayon ang federalism o federal government ang jury justice system kasi sila na magpo-hold kanilang jury system. So maaaring isa to sa tinatrabaho namin na mapalitan ang justice system, yung jury justice system dito sa bansa. FYI lang, Kalyon, ano ha? Merong mungkahi ang team juror na inihain kay Pangulong Digong na kung po pwede, sertifikahan niyang urgent ang amenda numero 1. Yan nga yung pagdagdag ng isa pang kapangyarihan sa mga soberano, karapatan sa trial by jury. Now, hanggang ngayon, wala pa nga lang tugon yung Office of the President kasi naisa na naming personal na iabot sa kanya yung hard copy. Meantime, yung sa kopya ng Senado, nakapagpresenta na tayo doon sa office ng Senate President, no ha? So, ang mahalaga lang dyan, sana, yun nga, magkatulungan ng grupo nyo at ikaw ay kasama din naman sa team juror na ma-follow up kay Pangulo. Kasi mas mabilis ang proseso kung dadaanin sa CONAS kaysa People's Initiative. Isa nga yun sa mga plano namin, actually isa yun sa mga nirekomenda namin ng pagbabago eh, kay Justice Pulo. Pero ang plano namin dito, pagka nag-charter change, that's the time na ipapatukala namin jury justice system. Ah, hindi sabay? Hindi sabay? Hindi sabay. Ay, delikado yan. Pag hindi sabay, hindi na papayag yung mga nag-aibabaan yan. Kaya ay, na, sabay. Yan. Depende yan sa charter case, kung con-con yan o con-as. Pag con-con, baka sakaling magtagumpay tayo. Pag con-as, maaaring mahirapan tayo ngayon dito sa mga nakaupo, mga congressmen. Kaya kami, gusto namin pag charter case, con-con, hindi con-as. Para maayos talaga maigi yung ating konstitusyon. Con-con tayo. Kaya yun ang kinakampanya namin, con-con, hindi con-as. Tapos na? Pahabol pa siya. Last na lang. Good morning uli. Kung sakali no na magkaroon ng desisyon ang COMELEC tingil dun sa usapin po sa inyo bilang mayor, hindi po ba magkakaroon ng conflict dun sa dating vice mayor, yung replacement sa mayor ng Quezon City? Hindi COMELEC ang magdidesisyon na Supreme Court. Lahat ng liberal hindi makakaupo. So, yung Vice Mayor, liberal din, kaya hindi rin siya makakaupo. Okay. So, yung pala... Yung second placer ng Vice Mayor. Opo. Na nag-file ng tamang SOCE.
Ang alam ko, si Roland Hota yata ang nakapag-file ng tapang SOCE sa oras. Yun ang alam ko, ha? Kasi yung isa, inform and substance, may question. Yung isa naman, hindi yata nag-file. Tatlo silang tumakbo, apat silang naglaban eh. Alam ko, si Roland Hota, nag-file ng tapang SOCE. Maging vice mayor. Oo, baka maging vice mayor natin si Roland Hota. Dahil alam ko, nag-file siya ng nasa tamang panahon at form and substance ng SOCE. Pero Mayor, yung decision po na SOCE tungkol dyan sa SOCE na, hindi ba galing yan sa COMELEC? Oo, for three nga ang butuhan eh. Uh-huh. Apat, to admit the late-time SOCE. Against the law daw yun, pero sila, sinabi nila, approve sila. So yung tatlo, nagsabi, hindi dapat tanggapin. So natalo kami ng isa lang. Isang puntos lang. Apat against three. So, kaya dinala namin sa Supreme Court. Nakita nyo naman ang batting average ngayon. Noong during the Marcos issue, Marcos Burial issue, bumoto ng 951 yata, di ba? 951. Labang ang pro-burial ni Marcos, di ba? Kaya pakikita mo ang sentiments ngayon ng Supreme Court. Medyo mahina ang hawak ng liberal dyan ngayon. Wala na halos. Wala na halos. Kaya maaari magtagumpay yung House liberal sa Supreme Court ng denial na. Dahil nga doon sa sentiments nila. Pero naaralan namin may hindi. Tinitignan namin yung mga ginagawa ng mga Supreme Court justices namin. Kaya paiinitin namin to through the intervention of PRRC until next week. Salamat po. Okay. Well, maganda yan, ha? Pasigyan ko lang. Dahil kasi parang vice president down to consular yan. Lenny Rubredo, elected vice president for ng Liberal Party yan. So mga senador, congressman, governor, mayor, vice governor, buhal, at mga consular, napakarami yan. So within this month na yung decision? Hindi, wala pa. Sana. Sana. Sana magkaroon ng kanila. Siya sa February. Hindi pa pwede yan. Kasi ang Supreme Court na wala nang pwedeng magsabi kung kailan. Waiting lang sila, di ba? Kung mag-decision ni Pebor doon sa mga nag-petition, talagang massive yung resignation na yan. Massive. Chairman, isang tanong na lang po. Mayor, anong masasabi niyo sa huling desisyon ni President Digong na buwagin yung mga local na anti-drugs unit? Lahat na. Mula sa police pababa, no? Anong masasabi po ninyo? Dapat kita ko nga yan eh. Dahil doon sa Platuka, nagkagawa na yata yung PDA. Tinagkal nyo na sa local police. Dahil nakikita, medyo nagbabago na naman ang katauhan ng mga local police. Pero may taning droga na naman. Para mawala yun, makontrol na lang ng isang agency, kaya inilipat natin sa PDEA. Ako isang ayon dito, dahil alam nyo naman, mahirap kontrolin nationwide ang PNP. Hindi katulad ng PDEA, ang daling pantayan nila para mag-oplantokan dahil isang agency lang ang babantayan. At maliit na agency yun. Enforcement. Oo, yung PDEA. Mahirap kasi ngayon yung oplantokan na magpagkagawa yung mga local PNP na naka-assign sa San City o Municipio. Naabuso yata, kaya nilipat na ito sa PDEA. Matindi din yung tokhang with ransom, di ba? Oo, marami na naman ganun. Kaya nga dapat, sabi nga ni namin kay Presidente Duterte, dinisip talaga ang rango ng PNP. Dahil talagang pag-pulis, talagang pulis. Hindi na talaga mababago yung iba. Medyo nagbago na konti, pero bumabalik na naman sa dating. Oo, nakakaawa sila. No? Kaya si Bato kasi, maaaring mainit nung una. Medyo tinitingnan ng mga kasamahin niya dahil junior si Bato sa mga general na yan eh. Ang dami na bypass. Alam mo, mga senior generals yung agar sa kanya eh. 21. Kaya baka hindi niya mapakilos. Kaya inilipat na ang Oakland po sa PDEA.
So kung ikaw hilingan ng mungkahe, no, ha, Kalyon, paano mo, anong pamamaraan para maisagawa yung internal cleansing ng Philippine National Police? O ikaw ang Pangulo. Sige. O ako Pangulo? Oo, at paano mo lilinisin ng police? Siyempre, yung katulad ng ginagawa nyo ngayon, pero tatagdagan ko pa. Unang-una, hindi lang dapat isa lang ang sikat sa PNP. Katulad niya, isa lang ang sikat, si Pakulat. Eh, kaya ba ni Pakulat siya? Dapat meron lahat sila sikat para meron silang meron silang magkaroon sila ng sincerity doon sa pagkasikat nila bilang isang mabuting general ng isang polis. Eh, ngayon, ang sikat lang ng general, si Pato. O paano naman ibang general, hindi niya pinapasikat? Paki-elaborate lang yung sinabi niyo na katulad ng ginagawa ni Pangulong Duterte ngayon. Ano ba yung ginagawa niya ngayon? Unang-una, talagang hardline sila sa mga policies nila sa PNP. Pero yung nga napupuna ko, iisa lang ang sikat. Dapat lahat ng mga general sikat. Yun, kasi ang PNP dapat pag kumilos isang team eh. Eh nangyayari, parang ang tiga-shoot lang ng bola. Si Bato, tapos yung iba, nakaka-shoot naman, hindi naman napapublish. Kaya sa motivation ng isang general, kailangan, hindi lang si Bato ang sikat, kundi lahat sila sikat para ma-motivate mo sila. Diba? Dapat gumuha ng isang team ng mga generals, hindi lang si Bato. Isang team ng mga generals? Oo. Nasikat. Nasikat. Kumbaga, hindi lang isang chief PNP, but a group of chief PNPs? Hindi. Paano? Hindi gano'n. Isang chief, pero parang basketball team. May coach, may mga players, di ba? Oo. Dapat lahat sila sikat. Alam mo, pag sikat ng isang tao, motivated pagtrabaho yan eh. Bypass at naka ano lang. Hindi sila motivated para patayan ang mga tao nila. Kasi wala appeal. Walang appeal kasi, sir. Oo. Kasi bato lang may appeal. Paano yun? Eh kaya nga, kukuha tayo lahat ng appeal. Katulad ng dito, dami may appeal dito. Isa na si Mike Appeal. Ang lakas ng appeal na ito sa radyo. Yes. Kalyon, isa sa mga naisip ng Pangulo ay magtayo ng counter-intelligence unit na ang trabaho, bantayan yung mga pulis. Mga pulis na magbabantay sa mga pulis. Dapat noon pa. Ibig sabihin, para mapanagot sila sa mga ginawa nilang kasalanan, may mga pulis na nagmamatsyag sa kanila. Gestapo, pare. Oo, Gestapo. Gestapo style. Do you think? Sa tingin mo, meron nilagay na kanina si Colonel Malayo. Sila yung ito ng task force. Ah, kanina. Kinalaga na ng PNP. Yes, pero... Pero ganito, ito, tayo sa media, kalian tayo sa kanan, no? May isa, gusto lang akong sabihin, pero don't panic, mga kapatid. Tayo sa media, napakalaki ng ating responsibilidad. Hindi biro ito, ha? Alam mo itong ginawang ito ng Pangulo? Dapat hindi tayo magpigmasaya rito. Kasi, ang senaryo malalim. Isipin mo yung PNP. Inutusan niyang itigil yung kampanya laban sa drugs. Ano kayo sabihin niya? Lumalala ang problema. At ano ang sunod? Ano ba ang lagi sinasabi ng Pangulo? Huwag niyo akong pilitin na mag-declare ako ng Marcelo. Huwag niyong hilingin sa akin na i-declare ko yan. At pag hiniling ng taong bayan na yung Marcelo, gagawin ko yan. Kaya itong nangyayari ito, don't panic. Sabi ko sa inyo, napakaseryoso nito. Tandaan niyo sa Visayas, Mindanao, massive ang operation ng NPA. Dukot dito, patay, sinusunog yung mga bus terminal. Sa Batangas, dalawang sundalo pinatay. Merong isang sundalo sa Mindanao, dinukot kamakalawa. Ano sabi ng military? Lahat yan violation sa agreement between government panel at ng CPP-NPA. Ano yan? Pwede yan ang basis para mag-declare ang Marcelo. Tapos yung campaign against illegal drugs. Hindi sila nagtagumpay. Nasaywar nga sila ng kalaban. Pangalawa, yung grabbing corruption, matindi. Nakita mo yung nangyari sa immigration. Iyan ang ating iisipin. Ano ang sabi ng Pangulo? Inuulit ko, ayaw ko ng batas militar. Pero hindi ko ibibigay sa alanganin ang buhay ng mga Pilipino. Pag alam kong matatalo ang mga Pilipino, hindi ako magdadalawang isip, batas militar gagawin ko. Oh. At isa pa, ang sabi niya, huwag niyong hihilingin sa akin, gagawin ko yan.
So nakuha ba niyo? Napakalalim po ng ating kasalukuyang sitwasyon. Tama. Hindi ito basta press release or statement or ang akin dito, wake up ko lang sa atin. Huwag tayong mag-enjoy dahil walang patayan. Huwag tayong mag-enjoy dahil ang pulis nagkaganyan. Hindi po. Magpanik tayo kung kinakailangan pagpapanik na maging positibo hakbang. Kasi delikado. Yung anti-corruption, yung anti-corruption, anti-drugs, at saka yung krimen. Pag hindi siya nagtagumpay dyan, magsalita kaabuti natin. Mike. Yan ang mabigat. Kaya hindi pwede kasi na mag-relax tayo dahil ganito ang ginagawa. Hindi. Nasa atin ang nasa taong bayan ng tuloy na pagbabago, hindi sa Pangulo. Dahil ang Pangulo, atin lang nilagayan yan. Pag nakita niya ang taong bayan, argabyado sa nangyayari. Paninintigan niya ang taong bayan. Gagawin niya ang gusto niyang gawin. Sa ilalim ng 1987 Constitution, pwede siya mag-declare ng martial law at least 2 months. After 2 months, subject for approval ng Congress. Pero ano sabi ng Pangulo noong 2 weeks ago? Pag kinuwestiyon niyo sa Supreme Court, ang aking gagawin ng martial law kung sakaling aabot tayo ng ganoon, ala akong pakalam sa Supreme Court. Ano ibig sabihin? Mabigat yun. Ibig sabihin, pwede niya kayo bulit sa Supreme Court kasama dun sa i-declare niya ng martial law, under martial law. So, di ba? Well, don't panic, inuulit ko. Dahil ako, pinag-aaralan ko ang lahat ng yan eh. May isang mabigat yung sitwasyon natin ngayon. Hindi biro itong pwedeng mangyari. Anything can happen pag hindi nagbago mga Pilipino. May isang problema rin si Pangulo dito sa pag-declara ng martial law, no ha? Kasi unang-una, ang pulis lang ang susuporta sa kanya. Eh, masama ngayon ang imahe ng pulis. Ang militar, ayaw ng militar suportahan siya sa martial law. Paano yan? No, hindi kayo nakakasiguro dyan. Hindi kayo nakakasiguro. Pag na-declare ng martial law ang pangulo ng isang pilit ng isang bansa, military ang gagamitin. Kaya nga, batas militar eh. Hindi naman batas pulis eh. Ang pulis susunod lang yan sa military. Mas malaki at mas may influence ang military. Sa ilalim ng Constitution, ang military, ang armed forces of the Philippines, ang tagapagtanggol ng buong bansa. Ang pulis, hindi yan, civilian lang yan. Ang power sa armas, kapangyarihan, nasa military, yan ang gagamitin ng chief executive pag dumating yung panahon ganun. Tama nga, pero si Pangulong Digong mismo nagsabi, ayaw ng militar, ng batas militar. Sabi siya mismo nagsabi nun. Sinasabi lang yun. Pag siya ngayon commander-in-chief. Di ba, sir? Pag sinasabi ng commander-in-chief, ito ang gusto ko, ikaw ba naman sundalo, hindi ka susunod? Sinasabi lang yun, kasi ngayon ayaw pa. Kaya nga, pag sinabi ng, pag tinawag pa ng Pangulo ang lahat ng general, kayo mga general, utang ina ninyo, ang taong bayan nagagalit sa akin, wala akong ginagawa daw, babagsak na ating gobyerno, papay ba kayo? Ano nga gawin ng general? Yes sir, commander-in-chief, gawin ang mga gusto mo, susuportahan kita. Yan lang kasi yung usapan yan. Pag nangyari yun, susuportahan mo ba ang Pangulo? Siyempre. Hindi nga pwede yun eh, kaya nga tayo nga, sinasabi ko nga, dapat tayo maging maingat dito, lalo na ang media. Ang mga media kasi, pasitabi na kung magagalit, maraming salita na salita, hindi rin alam sinasabi. Hindi nag-iisip. Hindi alam kung anong epekto na kanya sinasabi. Pag-aralan natin ng lahat ng nangyayari dahil tayo yung tulay. Ang tao nakikinig sa atin, ang tao naniniwala sa atin. Pag tayo ay nagpagamit doon sa maling mga kalokohan dyan, yari tayo lahat. Yung buhay ng mga Pilipino at buhay ng kabataan, yun ang ating isasalba rito. Ang Marcelo, hindi kailangan. Pero sabi ng Pangulo, huwag niyo akong pilitin. Diba? Go signal na yun. So, wake up call sa mga Pilipinong magkaisa, mag-away-away. Tanong Chairman Mike. No. Kay Mayor Leon Peralta, sakasakali pong mag-declare ang presidente ng batas militar. Susuportahan niyo ba o hindi? Susuportahan. Alam mo, hindi pa muna dadaan pa ito sa Kongreso, dapat content votes ng Kongreso. Hindi naman siya makaka-declare ng batas militar nang walang anong Kongreso. Alam mo, kung ano man ang sinabi ng Kongreso, eh siyempre lahat naman yun, susuportahan natin. So, tingnan natin kung dapat suportahan at hindi dapat suportahan. Para sa pagbabago? Well, alam mo, ang batas militar, hindi naman assurance siya para magbago ang kultura ng Pilipino eh. Nagamit na yan noong panahon ni Presidente Marcos, nagbago lang noong una, mga unang taon, pero pagtagal, nasira na rin eh, di ba? Doon talaga dapat natin baguhin yung kultura ng Pilipino. Hindi yan sa anumang paraan, kundi yung among ourselves, talagang hindi tayo maging tunay na Pilipino. Paano maging tunay na Pilipino? Pay your taxes, obey the rules, obey the law,
Kung may nakita kang mali sa gobyerno, ilabad mo. Di ba? Eh kung lahat tayo ganun, natingin ko, hindi na kailangan ng pag-aspilitan. Ang kailangan natin talaga is change it in our own self, no? Sabi nga, kailangan magkaroon ng pagbabago ang kultura ng mga Pilipino. Hindi ito masasagot ng batas militar. Sir, kung may possibility mo... Hindi, sagot ako. Dahil lang, ha? Kasi overtime lang tayo. Ito lang, ha? Ayaw natin nang umabot niya. Kaya nga sinasabi ko, huwag natin paabutin sa kanyang sitwasyon kasi mabigat yan. Ha? Pero, correct lang sinasabi ni Kale yun. Sa batas po, sa 1987 Constitution, 60 days. Pwede i-declare ng Malacanang ang martial law and 2 months, 60 days. After. Pwede yung... For extension. Kanyari, pero subject yan for extension or kontrahin o approval ng Congress. Kaya pero yung 60 days, delikado na yun. Oh. Yung nga lang overnight eh. Nabatas militar, delikado yun. Yung pa kaya 60 days. Kaya ang pinakamaganda rito, talagang magbago yung mga Pilipino. Huwag tayong padala doon sa mga cywar ng iba. Alam mo itong ginagawang yung paninira ng mga sa polis. Cywar ito ng drug lord eh. Ng mga kalaban ng Estado. Kaya dinivert nila yung istorya. Tokhang for against drug, ginawang tokhang for ransom, sinira yung PNP, binastos yung buong gobyerno. So tayo yung talang bayan kasama sa binastos sa sindikato. So bakit mo susuportahan yung gano'n? Kaya ako, hindi naman sa pag-ano, si General De La Rosa, bigla rin yung tinigil yung operation, dapat hindi. Kasi parang inamin mong natalo tayo yung sindikato. Dapat ang Estado hindi bibigay sa saywar ng sindikato or galaw ng sindikato dahil itong pag-divert ng pagsira sa PNP, gawa ito nung kabila para lang masira yung credibility ng the entire nation, the entire Philippine National Police. Pero bumigay si General De La Rosa, kaya nung magsabi siya ng isang gabing, itinitigil ko na yung, naku, sabi ko patay, napapalakpakan na sindikato. Ibig sabihin, nanalo sila. Ganun katindi. Tayo sa media, kailangan napapaliwanag natin sa tao niya. Para alam ng taong bayan kung ano ito, hindi yung tinigil ng PNP yung campaign, nagtuwa tayo lahat. Mali. Kasi illegal yan eh. Bakit mo titigil? Dapat labanan. Huwag kang patalo sa saywar ng kalaban kasi gobyerno kayo. Gobyerno tayo, gobyerno yung Estado ang merong power sa ilalim ng saligang batas. Yun lang po. May titigil ba sa hunta kung sakaling magkaroon ng action? Ano? May titigil ba sa military hunta kung magkaroon ng action? May possibility wala na ang batas militar, martial law, wala nang military junta, walang military magre-rebelde laban sa Estado. Pagka-declare ng martial law, automatic, pag nag-proclaim ng martial law, lahat yan tiklo, lahat yan saludo, sa, isa lang ang boss nila, pangulo na lang. Pag may nag-junta, firing squad yan, ganun katindi ang martial law. Ikaw, sundalo ka, ako yung chief of staff, ako yung chief of staff, at lumabang ka sa akin sa kasi presidente, patay ka ngayong araw na ito. Dugi. Ganun ang batas militar. Lahat ng kalaban patay. Di ba kalit? Oo. No. Ganun katindi. Ganun kalupit. Alam nyo, nung nag-martial law, ako yung estudyante sa high school eh. Kaya, alam nyo naman marami dito na isa ako sa mga nabiktima ng martial law. Ako yung nalagay din sa alanganin. Kaya alam ko yung paano ang epekto ng martial sa tao eh. Lalo-lalo na doon sa mga opposition. Ayan, malalagot sila ng gusto. Katulad ng nagawa ng martial sa akin at sa iba kong kasamaan na ngayon eh kasama ko pa rin sa kansada. Mahirap ang martial do. Pero tingnan natin, baka tingnan natin yung style naman ni Duterte ng martial do. Baka iba naman na sa style ni Presidente Marcos. Pero sa tingin ko, mas madugo, mas malupit ang magiging martial do ni Duterte kaysa sa martial do ni Marcos. Oh, sabi niya, kung na-incorporate ang bilit ang... Anyway, wala na tayong oras eh. Over time tayo, makasigilin okay. Tayo. God bless the Philippines. Yes, maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood. Muna si Isang Garcia, Popoy Pagayon. Salamat sa inyo, Jesse, Chesa, O. Kung may infiltrate ng drugs ng PNP. Diba? Pinalalaki lang yun.